Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon ay magbabalik tanaw tayo sa mga hindi makakalimutang laban na talagang tumatak sa kasaysayan ng Ahedrez. Ito ay noong Linares 2005, round number 12, between one of the greatest of all time, former world champion Garry Kasparov ng Russia versus the veteran super grandmaster of England, Michael Adams. Ayan, so ngayon ay pag-aaralan ho natin kung papaano mag-handle si Garry ng kanyang paboritong Sicilian defense. Okay, so simulan na natin. Michael Adams played e4, Garry played c5, knight f3, d6, d4, c takes d4, so mainline, knight takes d4, knight f6, development, knight c3, defense sa e4, a6, ayan. So ito yung tinatawag nating Sicilian Nydorf. So ito talaga ay paborito ni Garry. So marami na siyang napagtagumpayan na tournament dahil dito sa A6. Na kung saan ito naman ay talagang kinopya niya kay Bobby Fischer naman. Dahil si Bobby Fischer ang isa sa matagumpay na talagang maraming na ipanalo sa Sicilian Nydorf defense. Okay, and then ang ginawa ni Mikey ay Bishop E3. So tatawagin ko na lang ho Mikey ha, kasi Mikey ang ano nito eh, ang nickname. So may tumatawag din sa kanya, Mickey Mouse, kay Michael Adams. So very famous kasi yan. Okay, so nag-bishop e3 si Mikey. Pinili niya yung English variation against Nydorf. So hindi naman tayo magkataka kasi taga England si Mikey. So talagang English variation talaga. Ito ay intending to attack. Agresibo ho yung bishop e3 na yan against Nydorf. Okay, so nag e6 lang si Garry. Ito yung tinatawag na setup ng Skeveningen Sicilian. Ang original talaga nito ay e5. Kung talagang susundin natin yung main line ng Nydorf sa ganitong line, nag e5. Tapos ang main line nagda knight b3, then followed with bishop e6. Ayan, so bigyan ko lang kayo ng konting background, f3, then followed with bishop e7, queen d2, then castle. Ayan, ito talaga ang talagang pinaka main line nan. Knight bd7. Okay, kung susunod tayo sa main line ng Nydorf against English attack na pinili na panlaban ni Mikey. Pero gusto ni Kasparov na mapanatiling kontrolado yung d5, kaya very safe lang siya with e6. So ang tendency niyan, itong light squared bishop mamaya ilalagay sa b7 pagka ganyan ho ang tema, dinidevelop sa e7. Okay? So ngayon, nag-bishop e2, queen c7, so line pa rin, theory, queen d2, b5, ayan na nga. So nagparamdam kagad si Garry ng pressure sa queen side, and then at the same time gusto niya kasing i-develop yung passive bishop sa c8 to b7 para maganda na yung control sa diagonal. Alright, so dito pag b5, ininda kagad ni Mikey, nag a3 kagad kasi may early b4 din, simple lang, pero early b4, then mabibitin yung pawn sa e4, mawawala ng depensa. Ayan, then nag bishop b7, so inatake pa rin yung pawn sa e4, nag f3 depensa, knight c6, so, development lang. Dito, nag-castling si Mikey. Yan ang medyo based sa nag-analyze ng game na ito dati, na nabasa ko din sa book, yan ang medyo risky kasi usually dito, nag-GG4, so yan ang usual play dyan sa ganitong line, nag-GG4 kagad, nagpaparamdam kagad ng counter pressure sa kingside. Na kung saan yung black kasi naka-B5 na, so dito gumaganti yung white ng G4 para may kalikot sa kabila. Ganun naman ho lagi ang Sicilian madalas eh. Kapag ang black sa queen side ang pinaka pang-atake, ang white naman nagki-create ng atake sa king side. So paunahan na lang, queen side versus king side. 'Yun ang pinaka usual na nangyayari. Okay, so 'yan ang ano sana itong medyo popular, bishop e7, then mag-g5, ayan nangingiliti kagad, knight d7, h4, and then yung black magro-rook c8. Ayan, tapos waiting lang muna mag-castling kasi syempre bumobomba na yan dyan eh. So hindi muna nagka-castling basta-basta yung black, ini-establish muna yung atake sa queen side. Okay? Pero dito, nagtaka si Garry kasi nag-castling kagad si Mikey nang wala pang g4. So logically, ang ginawa ni Garry, inunahan niya kagad, nag-b4 siya kagad. Inunahan niya kagad ng pressure, so parang baliktad, lumalabas. Parang puti pa si Garry dito kasi siya yung nauunang umatake. So pwersadong capturein, a takes b4, knight takes b4, then nag-g4, ayan na. So pinato na ni Mikey talaga yung pinaka key or susi para maka-atake ang puti.
So g4, bishop e7, syempre kailangan mag-develop. g5, ayan na, kumounter na knight d7. h4, pawn storming. Knight c5, ayan. So unti-unti rin nagpe-penetrate si Gary ng counterplay sa queen side. So tandaan nyo ho, kapag ang kalaban nyo umaatake, huwag nyong masyadong iindahin or iintindihin yung atake nang wala pa talagang fatal na paparating. Otherwise, matatalo kayo sa tempo. Lagi ho kasing may race eh, may karera ng atake na tinatawag. So huwag nyo intindihin yan. Ang intindihin nyo, papaano kayo makakapag-create din ng counterplay. Yun ang pinaka-importante, yung counterplay. Okay, so knight c5, king b1. So nag-prophylactic move lang si Mikey kasi medyo naiilang na rin siya. Nandyan yung queen, tapos may dalawang knight pa. Tapos may mga queen a5 pa mamaya, baka matimingan sa a1. Ako po, Hilika James, kung tawagin. Ika nga ng mga Pinoy. Okay, so king b1 muna, prophylactic, then rook b8. Ayan, so pinipinahan na ni Gary para may pressure sa b-file at syempre nandyan kasi yung king. Na kung saan yan ay wala na. Given na yan, bahagi na yan ng pagkadelikado simula pa lang nung nag-castling si Mikey. Ayan, nag-h5, so nakikipagbasagan din talaga, babasagin talaga ni Mikey with g6. At ang nakakatuwa rito sa ginawa ni Gary ay kinaslingan lang. Hindi man lang nasindak sa h5 at g5 ni Mikey. So ako, marami na ako naging estudyante. So karamihan ng estudyante ko natatakot mag-castling, lalo na pag may ganitong ano na, yung rumaragas ang pawn storming na. Ayaw ng player ko yan eh. Pero dahil sa mga games ni Gary, na-inspired sila na kahit na magaganyan, castlingan mo lang. Napatunayan ni Gary yan. Kasi hindi naman din ano yan talaga, dire-diretso eh. Saka kung hindi ka na magka-castling, para kang rookless. Yung rook mo sa h8, nakaipit. E di walang gamit. So ang logic ni Gary dito, kinakailangan magamit ang passive rook into action. So kailangan magamit yung rook sa h8. Ayan, nasa f8 na din mamaya. Kung convert yan sa queenside, magdadagdag yan ng additional weight para makabanat ng counterplay. Okay, so dito g6, binasag na. Dinedma lang ni Gary. Nag-bishop f6 lang siya. Ayan, so since pwede na mag-bishop f6, para makakontribute naman towards tuon pa rin sa kinukuntiryang b2. So pinagsasama niya yung puwersa ng b-file at strong diagonal from h8 to a1. Okay, so dito, nag-rook dg1, so dinadagdagan din ang dinadagdagan ni Mikey yung weight ng pressure. Bishop a8, so yan na, unti-unti nang pinuporbahan, binubuksan. Napansin nyo ho si Gary, hindi siya nagre-react sa ginagawa ni Mikey. Kasi pag nag-react ka, lalo mong ininda, lalo ka magkakawindang-windang. Okay, so dito, nag-bishop g5 lang si Mikey. Makapunit ano talaga ito, makapunit isip. Kasi grabe ang bakbakan eh. So dito, kapag kasi kinapture yung h7, so analysis lang to ha, kakapturin lang kasi ni Gary. Alright, pag nag-h6, syempre huwag ka kainin. Pag kinain yan, awarding na. Matchas. So g6 lang. So lalabas itong pawn sa h6, ito yung kinatawag natin na pawn wedge, pero at the same time, nagamit ng blocking na payong. O yan o, umbrella, payong, nakabara. So kung tatanungin mo nga yung white, kung aalisin tong pawn sa h6 na harang, papayag ang white eh. Yun nga lang, sa pagkakataong ito, lamang ang ano dito, magagamit talaga ng black kasi pabor pa sa black to kasi nakaharang sa h-file eh. Na kung saan, delikado yan pagbukas yan. Okay, then bishop f1, tapos d5 yan, according to the analysis. Okay, so d5 and then ang black daw ay magkakaroon na ng napakagandang, very fruitful counterplay. Okay, so dito ang ginawa ni Mikey, nakita niya yan, nag-bishop g5 na lang siya. Then, syempre, pihikan si Gary, hindi basta-basta yan tumitikim, bishop e5 lang. Okay, kasi napaka-importante nitong bishop na to at talagang malalim ang plano ni Gary dito hanggang sa b2 at hanggang sa king. Ang gamit talaga sa atake yan eh. Tapos kinapture na, g takes h7, king takes h7. At dito, sa hindi ho inaasahan, ay nag-knight b3 si Mikey. Yan, so medyo bumigay na. Ika nga ng mga Pinoy eh, bumi! Ano ibig sabihin ng bumi? Bumigay na! Sabi na, naalala ko nung araw eh, nung ako ibabad pa nung non-master pa ako. Siyempre, ang daming tournament. Ang dami mo maririnig sa mga Pinoy na puro kakatawanan eh. Diba, pag nanonood, ang tibay ng kalaban. Eh, na-blunder. Nasabihin ng mga Pinoy, bumi! Pag bumi, bumigay. Ayan, so actually,
Si Mikey Ho, superb talaga yan. Napakalakas niyan. Nung time na yan, number one player ng England yan. Tapos talagang consistent member ng Olympiad yan. Napakalakas ni Mikey. Totoo lang ho. Pero ang pinagtataka ko, pag si Kasparov na ang kaharap ng mga panahon na yan, talagang nawiwindang. Kung minsan parang nagiging bata. Okay? Kasi ganyan ho, kalakas ang puwersa ni Gary. Kasi malakas ka nga. Eh, si Gary, solid na matibay. Malalim at talagang accurate nung mga panahon na kalakasan niya. Talagang wala talaga. Talagang kumbaga sa ano, kung gusto mong sabayan si Gary, dapat solido ang tira mo hanggang dulo. So, dito, nag-knight B3. So, bad move. Bakit? So, ibibigay ko sa inyo ang posisyon na to. I-guess nyo kung ano yung ginawang good move ni Gary sa posisyon na to. Okay, so you can post the video para gawin nyo yung puzzle. Makapag-analyze pa kayo ng mas mainam. Okay, after a count of 5 ay itutuloy ko na ulit. Start. Okay, sa mga nakakita ho, congratulations para kayong si Gary. Yan. Alright, pag knight B3, ang ginawa ay knight takes C2. So, ito na. Nagulat na dito si Mikey, panigurado. So, knight takes C2. Siyempre, ang idea, in-eliminate lang yung defender ng knight sa B3 and intending to play rook takes B3. So, parang nakakuha lang ng isang pawn, then mapipitas ng libre yung knight sa B3. Then, ito ginawa ni Mikey. So, parang niliquidate muna, in-exchange muna yung knight. Yun nga lang, may knight A3, check. King A2, pwersado. Actually, ito lang naman kasi yung pinakamatibay. Meron din namang ibang option eh. Kung magki-king C1 kasi, based sa analysis, magku-queen takes C5 lang daw si Gary. Ayan. So, hindi pa rin makapture kasi nga, laging nakahang yung knight sa C3. So, ganun katindi ho yung sacrifice ni Gary na knight takes C2. Very accurate talaga. So, ang based sa analysis, H6, G6, ayan. So, bishop E3, then queen B4, yan, bishop takes A6, knight B1, grabe mamaw yung analysis oh. Then knight takes B1, kasi pagka nag king takes B1, oh, kakapture lang eh. Okay, so knight takes B1, bishop takes B2, check, king D1, then queen A4, check, may bawi sa bishop sa A6. So yan ang matindi niyan. Then still, decisive advantage ang black kasi super exposed na yung white king and then very poor placement ng knight sa B1. Okay, so dito, after knight A3, nag-king A2 na lang. Nag-queen takes C5. So, still hindi makapture yung hanging knight niya sa A3 dahil may lagi rin may gante sa knight sa C3. So, nag-knight A4, inalis muna yung naka-threat. And then dito, meron na namang malupit na tirada na ibinato si Gary. Pakigess ho uli para matrain yung inyong analysis like puzzle. After a count of 5, ay itutuloy ko na uli. Start. Okay, so napakaganda ng ginawa ni Gary dito. So knight C2, yan. Kapag kinapture yung queen sa C5, ay may rook takes B2, shamat. Matchas, checkmate. Yan. So knight C2, para maharangan yung access ng queen sa B2 at hindi rin makagalaw yung knight sa A4 kasi mabibitin yung pawn sa B2, mati. Mamati. Okay, so walang magawa pa rin si Mikey, nag-king B1 na lang. Nag-queen A3 si Gary, ang intention ay mag-queen A1 check, then queen takes A4, may mga ganun tempo. Yan. So dito, nung nag-queen A3 si Gary, hindi na nakatiis, nag-resign na si Mikey. Yan. So in continuation lang ho, ano ba mangyayari? Kasi pag kinapture ito ng queen, may rook FC8. Yan. So syempre, hindi pa makapture yun, may queen eh. Rook FC8 muna, atakihin muna yung queen, may in-between move. Yan, pag rook FC8, mag-queen dito, saka kakapture sa A4, na kung saan dito, realizing na nakabiti na rin ang pawn sa B2 at talagang hopeless na. Yan, so ganyang katindi kung mag-handle si Gary ng kanyang paboritong depensa na Sicilian, especially Nydorf. Yan, so sa mga susunod ho na pagkakataon, maggagawa pa tayo ng video, pag-aaralan pa natin yung mga iba't ibang klaseng Sicilian kasi nagda-dragon din si Gary eh. So marami siyang iba't ibang klaseng Sicilian. Nag-ano rin siya, nag-pepelikan, Sveshnikov, ayan. So marami siyang Sicilian talaga eh, talagang matindi talaga. Okay, isa rin ho ako sa fan ni Gary talaga pagdating sa Sicilian as black.
Okay, so maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood at sana natuto kayo sa game na ito. Okay, so at babati na uli tayo. Binabati natin sila Susing Eros, Lawrence Alcantara, Alex Pogi, Salvador Saldivar, Jundo Porazo ng Mahaplag Leyte, Jan Guan ng New Zealand, Vanis Gaming, Edward Artiaga, Gerson Egot, Elmer Vinoya, Justin Clark Concepcion, Peter Tuazo ng Santa Maria, Bulacan, Joseph Oliver Javier ng Davao City, Karen Labutap, Dodds Delasan, Jefferson Canicula, Paul Aaron Tamayo, Joseph Geraldo, Eman Anisiete, at kay Seyan Dior Pagsugiron. Ayan. So, pasensya na kung hindi ko ma-pronounce ang tamang eksakto talaga yung names nyo. Ha? So, pakicorrect na lang ako sa comment. Okay? Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.